Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God para sa isa na mga paghahayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanya kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po ng mga tao na patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan ng ating pong pastor, maraming salamat po sa inyo lahat. Alright. Ngayon, ano sabi ni Haring Solomon? Lahat ay narinig na ninyo, ha? Basahin. Ang ipinaliwanag ni Rani Baltasar ay narinig na ninyo. Totoo lahat yan. Kaya lahat ng narinig ninyo ay ilalagay na sa katulan kung hindi kayo magbago. Dahil sinabi ko na sa inyo noong araw pa, kung may hukuman kayo sa lupa, may hukuman kami sa langit. At lahat tayo ay luluhod at mangumpisal na o magsisi. Dahil pag nagsisisi kayo, patawarin niya kayo kahit na makapal pa sa mukha niyo ang kasalanan niyo. Patatawarin kayo, ganyan si Pablo. Pinatawad ng Jesus si Pablo. Dahil si Pablo ay talagang attorney at marahas niya attorney. At siya nagpapatay kay Esteban na alagad ni Kristo. Alagad ni Pablo. Kaya, basahin mo muna. Ecclesiastes, Kapitulo 12. Hindi. Yung, sige, basahin mo yun. Yung sa ano po, yung sa lahat ng luluhod. Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alright, tao ba kayo? So, tao ka man, Muslim ka man, Inchik ka man, Amerikano ka man, Muslim ka man, tao ka rin, at dapat kang magsisina. Dahil malalagay na sa katulan ang lahat ninyong gawa. Kung may hukuman kayo sa lupa, may hukuman kami sa langit. Sinasabi ko na sa inyo. Kaya ngayon, sinabi ng inang behen, magsiluhod na lang kayo at magsisi. Sisihan nyo lahat ng mga kasinungalingan ninyo at patatawarin ka na yung Diyos. Kung masunurin kayo, kakain tayo ng buti ng lupain. Hindi ba ganon? Ibasahin mo na yun. Roma, Kapitulo 14, talatang 10 hanggang 11. Datapot ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ng bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya ang hamon ng Diyos ay ito. Lumapit na kayo. Ano yon? Jeremias o Isaias? Ang bayan ni Pilagsibin, hanapin ng Panginoon. Yung magsilamit kayo lahat. Isaias, Kapitulo 1, talatang 18. Magsiparito kayo ngayon. Yan na. At tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Ang ibig sabihin niyan, kahit na maitim na sa mukha ninyo ang kasalanan ninyo, patatawarin kayo ng Diyos kung magsisi na kayo. Dahil yan ang madalas sasabihin ng inang berhen, magsisi na kayo, anak. Dahil galit ng ama, pagpapatayin niya lahat ng mga kasalanan. Ngayon, kung makasalanan kayo, aminin niyo, huwag niyo sasabihin na wala kayong kasalanan. Dahil ang kasalanan, siya ang naglikha ng galit ng Diyos. Kaya ang galit ng Diyos ay mahawi kung kayo'y magsisi.
Magpakumbaba. Magpakumbaba kayo. Huwag kayong magmamarunong. Huwag kayong magmamataas. Magmapamuri salili. Nakala kayo, alakala niyo kayo ay tunay na. Pero kayo peke pala. So, walang may lilinid sa Diyos. Dahil sinabi ng Diyos sa akin, ipakilala mo ko sa kanila para wala na silang may dadalhin pa sa kanilang mga kasalanan. Kayo, pagpapakilala sa kanya ay mahalaga. Kagaya ng ginawa ni Jesus kay Pablo doon sa Gawak, Kapitulo 9. Nung binulang ni Jesus si Pablo, doon palang siya nagsisi. Ano, hintayin pa ninyo kayo bubulagin? Kayo saktan niya bago kayo magsisi? Huwag na hintayin na kayo saktan niya talaga at papatayin niya bago kayo magsisi. Dahil yun, sinabi niya, sakala kayo magsisi, pagluray-luray na ang katawan ninyo. Panitiktikan ng mga butiki. Kaya basahin mo sa gawa kung paano nagsisi si Pablo nung makita niya si Kristo. Datapot si Saul na sumisilakbo pa ng pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. O, kita niyo, talagang mabagsik si Pablo. Talagang walang kinatatakot ng Diyos yan. Kaya papatay niya lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Ngayon, anong nangyari? Ay naparoon sa dakilang saserdota at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga. Ano ibig sabihin yun? Kumuha siya ng permit sa gobyerno. Kumuha siya sa permit sa mga pare at lahat ng mga membro ng gobyerno. Kumuha siya ng permit para patayin niya sino man na mananampalataya ni Kristo. Anong nangyari? Itong daan ng Damasco na tinutukoy nito, mga espiritista yan na sumasamba sa espiritu, ayaw ni Pablo noong panahon niya. Ngayon lang, ano nangyari? Pasahin mo. Upang kung siya makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Alam niyo, ibig sabihin yung daan, relihiyon o pananampalataya ng daan ng kaligtasan na kung sino man masumpungan niya doon ay kanyang gapusin o pagpapatayin. Ito rin mo. At sa kanya paglalakad din nangyari na sila siya malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, 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 bakit mako pinag-uusig? Hindi ba yun ang sinabi ni Kristo nung buhay pa? Nung kung ano mang ginawa mo dyan sa kalit-litan na yan na sumampalataya sa akin, hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Ano yung liwanag na nagaling sa langit? Siya yung Diyos na gabay ni Kristo. At ano sinabi niya? Saulo, Saulo. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Alright. Mabagsik pa, ha? Lumalaban. Pero pagsagot niya na ganon, hindi na siya nakakita. Ano yung pagkasabi? Hindi ganon. Sino ka ba? Panginoon ka ba? Parang ganon. At sinabi niya, ako'y si Jesus na yung pinag-uusig. Kita na. Patay na si Jesus dyan, ha? Nagpakita lang sa kanya sa daan ng Damasco. At sinabi ni Jesus mismo, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Anong ibig sabihin yun? Lahat na sumasamba kay Jesus at usigin mo, si Jesus mismo ang ginagawaran mo ng pag-uusig. Kaya kung nung inusig ni Pablo yung mga nananamba sa Damasco, siya ngayon ang binulag ni Kristo. Sige, tingnan mo. Masaya mo. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitay sa iyo ang dapat mong gawin. Ano ibig sabihin yun? Magtindig ka at pumasok ka sa bayan ng Damasco sa loob at sasabihin sa iyo kung anong gagawin mo. Ibig sabihin, tuturuan ka yung mga alagad ko. Parang ganon. Dahil ang alagad niya nandun ay siya si Ananias. Itali mo. At ang mga taong kasama niya sa paglakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita sa naririnig ang tinig datapot walang nakikitang sino man. O, di, spirito nga.
Si Jesus ay espiritu na. Kaya siya ngayon ang nakalaban ni Pablo. Si Jesus mismo. Tituloy mo. At nagtindig sa lupa si Saulo at pagkadilat ng kanyamang mata ay di siya nakakita ng anuman. O si, anong ibig sabihin yan? Di binulag siya ngayon ni Kristo. May laban ba kayo kay Kristo? Eh kung si Pablo binulag niya, kayo pa. Baka pagpapatayin niya kayo. May magagawa ba kayo dyan? Kung si Pablo walang nagawa, nabulag siya. At ano nangyari? Nasindak pala ng kasama niya. Nagtiliyan, nagsigawan. Ay! My Lord! My God! Parang ganoon. At kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Ayun. Inakay siya dahil bulag na. Sa loob na 3 araw, nakapagsisi siya. Yun ang kanyang sinaysay doon sa Corinto, Kapitulo 15, 50. O magmula sa 40. Ah. Sinasabi ko nga ito sa 50 po. 15-50 na unang Corinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana na kare ng Diyos. Miyang kasiraan ni magmamana na walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyong isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yan si Pablo, binago ng Diyos at ginamit niya si Pablo upang si Pablo ang magdala ng Ebanghelyo sa mga hintil. O ngayon, yung manggagamot niya, natakot pa. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Oh, yan si Pablo. Naranasan niya ng isang kisap matang pagbabago dahil nagsisi siya doon sa Damasco at pinagaling siya ng isang magagawot na si Ananias na yan ang alagad ng Diyos. Naalagad. Ito kaya mga pari at mga pastor at mga papa na Roma, kailan kaya magbago? Eh gusto nilang bulagin pa muna. Hintayin pa nilang bulagin ni Kristo. Kung binulag niya si Pablo noon, bubulagin ni kayo lahat. Tanda nyo, binulag na nga kayo eh. Wala na, hindi na sumila sa inyo ang Ebanghelyo eh. Binulag na kayo ni Satanas, hindi pa si Kristo ha. Nabulag kayo si sa pera. Ayun, tunay na pagkabulag. Ayan, si Pablo, ibalikan mo yung gawa. Ito po, ikalawang Corinto, Kapitulo 4, talatang 4. Na binulag ng Diyos na sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisipanampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alright. So, nangyari yan kay Pablo dahil hindi niya pinakundanganan yung Biblia. Pero sinabi niya, nagawa na niya lahat. Ano pa ang gagawin niya? Anong sabi ni Jesus? Pagbili mo lahat mong pag-aari at sumunod ka sa akin, ibigay mo sa mga mahirap. Hindi sumunod si Pablo dahil milyonaryo si Pablo. Mayaman. Kaya inutusan ni Kristo na pagbili niya lahat ng pag-aari at ibigay sa mga mahirap. Ayaw niya. Kaya yan ang nangyari kay Pablo. Dahil alam ni Jesus na si Pablo ay banal ang kanyang kaluluwa. Kaya lang naligaw ng Romano Katoliko. Kaya yan ang dahilan kung bakit siya binulag. E balik mo doon sa gawa. At siya ay 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminuman. Ngayon nga may isang alagad sa Damasco na naghangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumarong ka sa lansangang tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang naghangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito, siya'y nananalangin. O, si, ano yung sabihin niyo? Nagsisisi na si Pablo. Dahil sa ginawa niya, ang nakalaban niya ay banal na espiritu ni Kristo. Gets niyo? Kaya magbasa kayo ng Biblia para matalino kayo. Ituloy mo kung anong nangyari sa Pablo. At nakita niyang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok
at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, "Panginoon, nabalitaan ko na marami ang tungkol sa taong ito kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem." O, tingnan niyo, pati manggagamot na takot dahil balitado si Pablo na marami siyang inusig at pinatay na mahalagad ng Diyos yung mga mananamba sa Espiritu, Espiritista kung tawagin. Natakot si Ananias na manggagamot. At anong sabi niya? Nabalitaan ko tungkol sa tao ito kung anong ginawa niya sa iyong mga alagad. At dito'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat na managsisitawag sa iyong pangalan. O yan ah, lahat na sumasamba sa Diyos na sila ay mga espiritista, inuusig ni Pablo noon pa. Yung pong nagbigay ng pahintulot ng mga pangulo saserdote, sino daw po ba yun? Ay, yung presidente, mga mambabatas, mga pare, lahat ng galamay ng gobyerno, ibinigyan siya ng pahintulot na patayin ang mga mananamba sa Espiritu. Matuwid yung mga espiritista, papatayin lahat. At anong nangyari? Dato po at sinabi sa kanya na Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin." O, kita niya, maliligaw ba ang Panginoon? Bakit niya sinabing sisidlang hirang si Pablo? Dahil banal yung kanyang kaluluwa, alam ni Jesus. Kaya lang, si Pablo hindi makapaniwala na banal ang kanyang kaluluwa, gaya ni Moses, gaya ni Jesus. Kaya sisidlang hirang, gaya ni Jesus, sisidlang hirang. Ano ang nakalagay sa sisidlang? Karunungan at kapangyarihan, gaya ni Jesus. Yun ang Kristo. Pa. Yan ang Kristo. Karunungan at kapangyarihan ang nailagay sa isang taong tapat. Gaya ni Jesus at gaya ni mga apostol. Ngayon, ano nangyari? Tuloy mo. Sapagkat sa kanya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tisin. O si Jesus mismo magsabi na magpakilala sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin sa iglesia ni Kristo na tinutugon niyo. Yan ang iglesia ni Kristo sa Damasco. Tuloy mo. Sapagkat sa kanya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tisin dahil sa aking pangalan. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay. At ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus na sa iyo napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo." O, kita na. Pinatong lang yung kamay ni Ananias. Nakakita na si Pablo. Hindi bala yun ang palatanda na binigay ni Kristo sa kanyang iglesia, yung mga tanda, ipatong lang kamay, gagaling. Kaya si Ananias, ipinatong lang kamay sa ulo ni Saulo. Nakakita na siya. At ano ang nalumabas sa mata niya? Masahin. At pagdakay ng alaglag mula sa kanyang mga mata, mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin. Oh, yung parang kaliskis, luha yun eh. Pero nagmukhang kaliskis na tumakip sa kanyang mata. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan nyo ha, na tumakip sa kanyang mata, yung liwanag, parang kaliskis na laglag. Okay, at siya nagtindig at siya binautismuhan. Alright. Sa araw ninyon ay binautismuhan si Jesus at siya ang naging dakilang pastor na binabasa nyo dyan sa bagong tipan na ginamit ni Kristo. Tandaan nyo ha, gaya din ang pagkagamit sa akin, ganyan ang nangyari. Eh, yung hindi mga Muslim, ang ukulang, na gaya ni Pablo. Yung mga Muslim po, hindi naniniwala kay San Pablo. Walang naniniwala talaga. Ngayon pa ba, walang paniwala sa Biblia. Paniwalan ba si Pablo? Wah! Pinatay nga nila si Pablo eh. Pinatay ang mga apostol. Sa iba't namang lugar dyan, sa lugar ninyo. Lahat ng mga apostol na naghayag ng katotohanan, pinagpapatay ninyo. Pero sila lahat ay nandito at naghayag sa amin. Tandaan nyo ha, napatay nga ninyo ang kanilang katawan, pero yung kaluluwa nila, hindi nyo napatay kailanman. Tandaan nyo ha, mapatay nyo ang katawan, pero ang kaluluwa, hindi nyo mapatay. Tandaan nyo, kaya si Jesus, napatay nyo ang kanyang katawan, pero kaluluwa niya, hindi nyo napatay. Yan ang sinabi niya sa kanyang mahalagan.
Huwag kayo matakot sa pumapatay ng katawan. Katakutan nyo, yung pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya yung walagan ni Kristo, wala silang kinatukutan kahit na namatay sila, pero hindi sila napatay. Napunta sila lahat sa langit ang kanilang kaluluwa. Get nyo? Kung di paniwalaan yan, inutil kayo talaga. Tituloy. At siya kumain at lumakas at siya ay nakisamang ilang araw sa mga alagad na nanga sa Damasco. O, kita na. Inampun nila si Pablo bagamat siya ay pumapatay sa mga espiritista. Minahal din nila si Pablo dahil sa utos ni Kristo. Anong utos ni Kristo? Siya ay sisidlang hirang sa akin upang magdala sa aking pangalan sa mga hintil. Hindi ba yun ang sinabi ni Kristo? Kaya si Pablo, ministro ng mga hintil. Ano yung mga hintil? Taong walang Diyos na kamukha ninyo. Katulad ng mga pari, Papa ng Roma. Papa ng Roma, hintil lang dyan. Walang Diyos. Lahat ng relisyon na walang Diyos, hintil lang dyan. Paano po sila magkakaroon ng Diyos ay pakiramdam nila? Sila yung Diyos dito sa lupa. Oo, mga inutil yan. Nilalang ba nila yung mundo para magpanggap sila Diyos? Eh, tingnan nyo po yung Papa ng Roma kahit saan bansa pinagkakaguluhan ng milyon-milyong tao. Yung Papa ng Roma ba eh, naglikha ng tao, gayaan ng Diyos. Inutil yung mga yan, niluluko lang kayo. Sintuloy mo basa kung ano nangyari kay Pablo. At siya kumain at lumakas at siya nakisamang ilang araw sa mga alagad na nanga sa Damasco. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siyang anak ng Diyos. Alright, o yun ang bagong bigla. Na si Jesus pala'y anak ng Diyos. Nung primero, hindi niya paniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos. O ngayon, naniwala na siya. Yun ang tinatawag na isang kisap matang pagbabago. Eh, alam naman po yan ang mga pari at Papa ng Roma. Bakit sila hindi nila magawa yan? Eh, paano nga? Talagang wala pang espiritu sa kanila bakit kaya hindi magawa. Kung tinanggap nilang espiritu, di sana eh, hindi sila ganyan na sinungaling. Dahil ang Espiritu, hindi sinungaling. Kagaya ng Espiritu ni Kristo, hindi sinungaling yan. Sintuloy mo. Kung anong ginawa ni Pablo? At ang lahat ng sa kanya nakarinigin ng mangha at nagsasabi, hindi baga ito yung sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsisitawag sa pangalang ito. O, kita niyo na. Kilalang-kilalang pala si Pablo na lumilipol sa mga Espiritista na mananamba sa Espiritu. Kaya natakot sila. Ay, tuloy mo. At sa ganitong nasa ay naparito siya upang sila'y dalhin gapo sa harap ng mga pangulong sa saserdote. Ayun ang plano niya. Pero hindi naganap yung plano niya. Tandaan nyo ha. Kaya tuloy mo. Datapot lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Diyos na nangananad sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. O, kita na. Kaya yung protector doon sa Damasco, yung tinatawag na pumapatnubay sa mga espiritista doon sa daan ng Damasco. Alam niyo daan? Relihiyon ng mga taga-Damasco. Nagpatutungan si Pablo na si Jesus ay tunay na Kristo. Kaya nagulat sila dahil sa piglang pagbabago ni Pablo. Sali mo pa. Datapot na pagtalastas ni Saulo kanilang banta at kanilang binantayan naman ang mga pintuang daan sa araw at gabi upang siya kanilang patayin. Siya naman yan ang pinapapatayin. Siya naman ngayon ang gagantil yan, pero hindi nila nagawa dahil si Pablo ginagabayan na ni Kristo. Get nyo? Dahil pagigantil lang sa dami ng kamag-anak na pinatay ni Pablo, sila yung gagantil sa kanya. Pero hindi nila nagawa dahil si Jesus na ang pumigil sa kanila. Ituloy mo. Ngunit kinuha siya sa gabi ng kanyang mga alagad at siya binaba sa kuta ng siya ibinugos na nasa isang balaong. At nang siya dumating sa Jerusalem ay pinagsikapan siyang makipisan sa mga alagad at silang lahat ay nangatakot sa kanya sa di paniniwala na siya alagad. O, kita na. Nag-alinlangan sila sa kanya dahil isang iglap kasi ang pagbabago niya. Kaya walang mga paniwala na si Pablo ay tunay na alagad na ni Kristo. Guess nyo? Ituloy mo.
Datapot kinuha siya ni Bernabe at siya iniharap sa mga apostol at sa kanila sinaysay kung paanong nakita niya sa daan ng Panginoon at kinausap siya at kung paanong siya ay nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. At siya kasama nila na pumapasok at lumalabas sa Jerusalem. O si, misyonero na ngayon si Pablo. Pastor na ngayon si Pablo. Alagad na ngayon ni Kristo. O guess niyo, yan ang piglag. Isang iglap na pagbabago na inistorya niya doon sa taga Corinto sa 15. Isang kisang mata, tayong lahat ay babaguhin sa minya. Yung nangyari sa kanya, pwede mangyari sa atin. Pwede sa inyo, mga Katoliko Romano. Kung maniwala kayo kay Kristo, isang kisang mata ang pagbabago ay sapat na. Okay, so, isang moral yan na ipinakita ng banal na sulatan sa biglang pagbabago. Kaya nung mag-apila, dahil siya ipapatay pa yung iba, marami kasi nagbabanta sa kanya, nag-apila siya kay Aripisto doon sa Gawa 22:1. Basahin. Gawa Kapitulo 22, talatang 1. Mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa paninyo. Pinagtanggol niya sa sarili niya sa harapan ni Haring Pisto. Dito liwa. At nang marinig lang sila kinakausap niya sa wikang Hebreo, ay lalo pang tumahimik sila at sinabi niya, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Datapot pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alisunod sa naigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibas ay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay na tinatalian at pinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. O, ano ibig sabihin niyan? Nangumpisan si Pablo doon sa mga pinaggagawa niya, doon sa mga mananampalataya kay Kristo. Kaya inabangan siya na marami upang paghigantian siya. Kaya lang, inilagay siya sa tiklis at ibinaba sa bintana at doon siya nakalusot. Ngayon, tuloy mo, yan ang inistorya niya kay Pesto. Ibasahin mo. Gaya rin naman ang Pangulong Saserdote nagpapatuto sa akin na tambuong kapulungan ng matatanda na sa kanila na may tumanggap ako na masulat sa mga kapatid at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko naman mga gapo sa Jerusalem ang nangaroon upang parusahan. O, kita na. Nangumpisan siya doon sa harapan ni Haring Pesto. At nanggulat si Pesto doon sa sinaysay ni Pablo sa harapan niya bilang pagtatanggol sa sarili. Hindi po kaya si Apostol San Pablo rin ang nagpapatay sa mga apostol? Hindi. Hindi? Iba na. At nangyari na samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa mga Damasco ng nagtatanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. Eto na, nagkwento na siya. At ako'y nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, 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 bakit mo ako pinag-uusig? O yan ang inistorya na doon sa harapan ng hukuman ni Haring Pesto. Tuloy mo. At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. At sa katotohanan ay nakita ng mga kasamaan ko ang ilaw. Datapot hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Nagkiwala sila. At sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? At sinabi sa akin ng Panginoon, magtindig ka at pumarong ka sa Damasco at doon sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na na itinalagang gagawin mo. Alright. So, ibig sabihin niyo, daan ng Damasco, doon matututo lahat ng mga tao dahil ang lihim ng Ebanghelyo, alam nila lahat. Kaya sinaysay nila kay Pablo at doon namulat at naging alagad. Ituloy mo. At sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? At sinabi sa akin ng Panginoon, magtindig ka at pumarong ka sa Damasco at isasabihin sa iyo lahat ng mga bagay na italagang gagawin mo. At nang hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng ilaw na iyon,
palibas ay nakay ako sa kamay ng mga kasamaan ko ay pumasok ako sa Damasco at isang Ananias, lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyong nagsisitaan doon. Ibig sabihin, sikat si Ananias sa pagkagamot. May mabuting katunayan siya doon sa Damasco. Siya nang gamot sa kanya. Aliwanag ba? Ay lumapit sa akin at natatayo sa tabi ko ay nagsabi sa akin, "Kapatid ng Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin." At nang oras ling yaw'y tumingin ako sa kanya at sinabi niya, "Ang Diyos ng ating mga magulang ay tinlaga ka upang mapagkilala mo ang kanilang kalooban." O, kita niyo na, yan ang mga espirista, mababait, dahil sila'y alagad ng Diyos, bagamat sila'y takot na takot sa kanya. Pero ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para mabihag niya si Pablo, kaya doon sa kanyang pananalita, "Ako si Kristo," sabi niya, "na bilanggo ni Kristo, dahil hindi na siya makawala sa iglesia ni Kristo." "Ako si Pablo na bilanggo ni Kristo." Kaya bilanggo na dahil hindi na makawala. Dahil kung tataka siya, baka bubulagin na naman siya ulit. Kaya takot na siya. Guess niya? Tentuloy mo. "Sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. At nangyari na nang ako'y makabalik na sa Jerusalem at nang ako'y nanalangin sa templo ay nawalan ako ng diwa. At siya nakita ko na nagsasabi sa akin, magmadali ka at umalis ka agad sa Jerusalem, sapagkat hindi nila tatanggapin sa iyo ang patotoo patungkol sa akin." Kaya napun ka siya sa mga hintel. Dahil yung mga hintel, hindi spiritista yung mga yon. Kaya naniwala lahat sila kay Pablo. Itali mo. "At aking sinabi, Panginoon, napagtalastas nila na ako ang nagbilanggo at humampa sa bawat sinagoga sa mga nagsisampalataya sa iyo. At nang ibubuo ang dugo ni Esteban, isang saksi ay ako na may nakatayo sa malapit at sinang-ayunan ko." Ibig sabihin, nakita niya kung sino ang pumatay kay Esteban, pero inutosan ni Pablo at binayaran, nasuhulan sila. Bakit niya? Ito rin mo. "Iningatan ko ang mga damit na sa kanya'y nagsipatay. At sinabi niya sa akin, yumaon ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hintil. At kanila pinakinggan siyang hanggang sa salitang ito at sila'y nangagtaas ng kanilang tinig na nagsasabi, alisin sa lupa ang isang gayong tao sapagkat hindi marapat na siya'y mabuhay." O, kita na. Dahil yung mga tao yon na nagsisigawan na ganyan, sila yung mga kamag-anak, yung mga pinagpapatay ni Pablo. O, get nyo? Ito lang mo basa. "At samantalang sila nagsisigawan at ipinaghahagisan ng kanilang mga damit at nagsasabog ng alabok sa hangin, ay pinag-utos ng Pangulong Kapitan na siya ay pasok sa kuta na pinag-utos na siya sulitin sa pamagitan ng hampas upang maalaman niya kung sa anong kadahilanan sila ay nagsisigawan ng gayong laban sa kanya. At nang siya ay kanilang magapos na ng mga panalingkatad, ay sinabi ni Pablo sa sinturyon na katayo sa malapit, matuwid baga sa iyo na hampasin ng isang taong taga Roma na hindi pa nahatulan?" Alright. Matalino talaga. Alam niya ba Tasay? Hindi pa nahatulan eh. Hampasin na. Alright. Hindi pa mang pinatawan na ni Kristo. Hampasin pa. Pero wala sila alam doon. At anong sabi yung pesto pagkatapos siya? Tuloy mo. "At nang ito'y marinig na sinturyon, inaparoon siya sa Pangulong Kapitan at sa kanya ipinagbigay alam na sinasabi, ano ba ang gagawin mo? Sapagkat ang taong ito ay taga Roma. At lumapit ang Pangulong Kapitan at sinasabi, sabihin mo sa akin, ikaw ba ay taga Roma? At sinabi niya, oo. At sumagot ang Pangulong Kapitan, binili ko ng totoong mahal ang pagkamamamayang ito at sinabi ni Pablo, ngunit ako'y katutubong taga Roma. Pagkaraka ngay nagsihayo sa kanya ang mga kanya sa kanya sana'y susulit. At ang Pangulong Kapitan din naman ay natakot nang maalamang siya taga Roma at dahil sa pagkagapos niya sa kanya. Tatapwat na kinabukasan sa pagkaibig ng matanto
ang katunayan kung bakit siya isinakdal ng mga Hudyo ay kanyang pinakawalan siya at pinagpulong ang mga pangulo sa sacerdote at buong Sanhedrin at pinapanawag si Pablo at inirap sa kanila. O si, hukuman niya na. Kaya lang, si Pablo nakalusot dahil doon sa mga sinabi niya na pinagsisihan niya lahat ng mga ginawa niya at pinatawad siya ni Kristo. Kaya sila naman na matawad din, badaw ulit. Eh, tuloy mo. Sa 23 na po ito. O, sige. At si Pablo na tumindig na mabuti sa Sanhedrin ay nagsabi, mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito. At ipinag-utos ng dakilang sacerdote si Ananias sa mga nalalapit sa kanya na siya saktan sa bibig. Nang magkagay sinabi sa kanya ni Pablo, sasaktan ka ng Diyos, ikaw na pinaputing pader. Ano ba yung sasaktan pinaputing pader? Ayun ko, maputi, damit niya kasi, maganda. Pinaputing pader lang siya. At binalaan niya, mismo. At nakaupo kabaga upang ako'y hatulan mo ayon sa kautusan at ako'y sinasaktan munang laban sa kautusan. O, oh, si? Abogado kasi yan, kaya alam niya ang batas. Na hindi mo pwede saksan, saktan ng isang taong hindi pa guilty na, o pinatawad na. Hindi pa nahatulan. Hindi pa nahatulan. Tuloy mo. At sinabi na nakatayo, malapit nilalait mo ang dakilang saserdote ng Diyos. At sinabi ni Pablo, hindi ko nalalaman mga kapatid na lalaki na si dakilang saserdote sapagkat nasusulat, huwag kang magsasalita ng masama sa isang pinuno ng iyong bayan. Datapwat na matalastas ni Pablo na isang bahagi ay sa mga Saduceo at ang iba'y bahagi ay sa Pariseo. Sumigaw siya. Maraming tao nanonood sa kanya doon sa hukuman. Sumigaw siya sa Sanhedrin. Mga kapatid na lalaki, ako'y Fariseo na anak ng mga Fariseo. Ako'y sinisiyasa tungkol sa pag-asa at pagkabuhay na maguli ng mga patay. At nang masabi na niyang gayon, nang nangyari ang isang pagtatalo sa mga Fariseo at sa mga Saduceo at nagkabahabahagi ang kapulungan. Sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang pagkabuhay na maguli ni ang anghel ni Espiritu datapat kapwa pinaniniwalaan ng mga Fariseo. At nagkaroon ng malaking sigawan at nagsitindig ang ilan sa mga eskriba at kakampi ng mga Fariseo at nakipagtalo na nagpagsabi, wala kaming masumpungang anumang kasalanan sa taong ito. O, see? Ayun na, sentensya ngayon kay Pablo dahil nasa harapan siya ng hukuman ng tao. Kaya lang, nakumbinsi niya sila doon sa pagsasalita niya na pinatawad siya ni Kristo at ito rin bumuwasa. At ano kung siya kinausap man ng isang espiritu o ng isang anghel? At anong magkaroon ng malaking pagtatalo sa takot ng Pangulong Kapitan na baka pagwaray-warayin nila si Pablo ay pinapanawag ang mga kawal at pinaagaw siya sa gitna nila at siya ay pinasok sa kuta. At nang sumunod na gabi... Ano ibig sabihin yan? Pinaising si Pablo. Itinabi nila para hindi masaktan ng mga taong bayan. Dahil talaga si Pablo, talagang balitaan nung pumapatay ng mga espiritista na mananamba kay Kristo. Kasi tuloy mo. At nang sumunod na gabi, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, laksan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagpapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangan patutuhanan mo rin gayon sa Roma. O, see? Bilang saksi ni Kristo ngayon, kaya patutuhanan niya lahat tungkol kay Kristo. Tuloy mo. At ng araw na ay nagkatipon ang mga Hudyo at sila ay nangapanata sa ilalim ng sumpa na nagsisipagsabi na hindi sila kakain ni inom pa man hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. O, si? Talagang pag-gigantian si. Pero naligtas si Pablo. Tuloy mo. At mahigit sa 4 ang mga nagsipanumpa ng ganito. At sila nagsiparoon sa mga pangulong saserdote at sa mga matatanda at nagsabi, kami ay nangagpanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa na hindi pa titikim ng anuman hanggang sa mapatay namin si Pablo. O, si? Mga sira ulo pala ito eh.
maghiganti ka sa mga ginawa niya sa mga tao, sa dami niyang pinatay. Ito rin mo, kung ano nangyari. Ngayon nga kayo, pati na Sanhedrin ay nagpapaiwatig sa pagtulong sa Pangulong Kapitan na si ipapanawag niya sa inyo. Nawaring ibig ninyong mahatulan ng lalong ganap ang sakdal tungkol sa kanya at kami bago siya dumating ay naghanda upang siya patayin. Datapot ang anak na babae na kapatid na babae ni Pablo ay narinig ang tungkol sa kanilang pagbabakay at siya naparoon at pumasok sa kutat sinaysay kay Pablo. At tinawag ni Pablo ang isa sa mga sentoryon at sinabi, dalhin mo ang binatang ito sa Pangulong Kapitan sapagkat siya may isang bagay na sasabihin sa kanya. Kaya't siya ay kinuha at dinala siya sa Pangulong Kapitan at sinabi, tinawag ako ng bilanggong si Pablo at ipinamamanik sa aking dalhin ko sa iyo ang binatang ito na may isang bagay na sasabihin sa iyo. At tinangnan siya ng Pangulong Kapitan sa kamay. At pagtabi ay lihim na itinanong siya, ano yung sasabihin mo sa akin? At sinabi niya, pinagkasunduan ng mga Hudyo na sa iyo ipinamanhik na iyong ipapanaog bukas si Pablo sa Sanhedrin, na waring ikaw ay may sisiyasating lalong ganap tungkol sa kanya. Huwag kang palamuyot sa kanila sapagkat binabakayan siya ng mahigpit na 40 katao na kanila na nagsisipanata sa ilalim ng sumpa na hindi kakain ni inom paman hanggang sa siya ay kanilang mapatay. At ngayon nahanda sila na naghihintay ng pangako mo. Kaya't pinalis ng Pangulong Kapitan ng binata na pinagbilinan sa kanya, huwag mong sasabihin sa kanino man ay pinaiwating mo sa akin ang mga bagay na ito. At na kanya tinawag ang dalawa sa mga sentoryon at sinabi, ihanda ninyo ang 200 kawal upang magsiparoon hanggang sa Caesarea at 70 kabayuhan at 200 sibatan sa 3 oras ng gabi. At pinaghanda niya sila na mga hayop upang mapagsakyan kay Pablo at siya ay maihatid na walang panganib kay Felix na gobernador. At siya ay sumulat ng isang sulat na ganito, si Claudio Lysias sa kagalang-galang na gobernador Felix. Bumabati ang taong ito, hinuli ng mga Hudyo at papatayin lamang sana nila. Nang di umano ako'y may kasamang makawal at siya ay iligtas ko nang mapagtantong siya isang taga-Roma. At sa pagkaibig kong mapag-unawa ang dahilan kung bakit siya kanilang sinakdal ay pinanaw ko siya sa kanilang Sanhedrin na nasumpungan ko na siya kanilang isinasakdal sa mga suliranin tungkol sa kanilang kautusan. Tatapot walang anumang sakdal laban sa kanya na marapat sa kamatayan o sa tanikala. At nang ipakilala sa akin na may banta laban sa taong yan, ay ipinadala ko siya agad sa iyo na aking pinagbilin din sa mga sa kanya na isasakdal na magsalita sa harapan mo laban sa kanya. Kaya't may mga kawal alisunod sa inutos sa kanila ay kinuha si Pablo at dinala siya sa gabi sa Antipatris. Datapot ang kinabukasan ay pinabayaan nilang samaan siya ng mga kabayuhan at nagbalik sa kuta at sila nang sila magsidating na sa Caesarea at magbigay ang sulat sa gobernador iniharap din si Pablo sa harapan niya at nang mabasa niya ito ay tinanong niya kung taga saang lalawigan siya at nang maalamang siya taga Cilicia, pakikinggan kitang lubos ang sabi niya pagdating naman ng mga nagsisipagsakdal sa iyo at ipinag-utos na si ingatan sa palasyo ni Herodes. Okay, ganda. Ilan hukuman ngayon na pinuntan ni Pablo? Panganib pa rin, pero nalusutan niya lahat bilang ginagabayan siya ni Kristo. Dahil ang pangako ni Kristo na talagang ililigtas siya. Tuloy mo. 24 na. At pagkaraan ng 5 araw ay lumusong ang pangulong saserdoteng si Ananias na kasama ilang matatanda at ang isang tertulo na mananalumpati at sila ay nagbigay alam sa gobernador laban kay Pablo. At nang siya tawag
tawagin si Tertulo ay nagpasimulang isakdal siya na sinasabi, "Yamang dahil sa iyong sa iyo'y nagtatamo kami ng malaking kapayapaan at sa iyong kalinga ay napapawi sa bansang ito ang mga kasamaan. Ay tinatanggap namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako, kagalang-galang na Felix na buong pagpapasalamat. Datapwat ng huwag akong makapagabag pa sa iyo ay pinamamali ko sa iyo na pakinggan mo kami sa iyong kagandaang loob sa ilang mga salita. Sapagkat nangasumpungan namin ang taong ito'y isang taong mapanggulo at mapagbangon ng mga pangimagsik sa gitna ng mga lahat ng mga Diyos sa buong sanglibutan at namiminuno sa sekta ng mga Nazareno." Alright, tuloy mo. "Na kanya rin namang pinagsisikapang lapastangani ng templo na siya rin dahil sa aming inihuli na napagtalastas mo sa iyong pagsisiyasat sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito na laban sa kanya sinakdal namin. At nakaanib naman ang mga Hudyo sa pagsasakdal na pinatutunayan ang mga bagay na ito'y gayon nga at nang siya'y mahudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot, "Yamang nalalaman ko na ikaw ay hukom sa loob ng maraming mga taon, sa bansang ito ay masiglang gagawin ko ang aking pagsasanggalang. Sapagkat napagtalastas mo na wala pang..." Ibig sabihin, pagtatanggol. Sige. "Wala pang 12 araw buwat na ako'y umahon sa Jerusalem upang sumamba. At ni hindi nila ako nasumpungan sa templo na nakapagtalo sa kanino man. O kaya'y nanggugulo sa karamihan. Ni sa mga sinugawga, ni sa bayan. Ni hindi rin mapapatunayan nila sa iyo ang mga bagay na ngayon kanilang sinasakdal laban sa akin. Ngunit ito'y ngunit ito ang pinayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos na aming mga magulang na sinasampalatayan ng lahat ng mga bagay na alisunod sa kautusan at mga susurat sa mga propeta na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli na mga ganap at gayon din ang mga di ganap." Oh, yun. Iwagan na yung Ebanghelyo sinasaysay niya, kaya gulat yung mga umuusig sa kanya, tuloy mo. "Na dahil nga rito, lagi rin ako nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. At nang makaraan nga ang ilang mga taon, narito ako upang magdala ng mga limo sa aking bansa at ng mga hain na ganito nila ako nasumpungang pinalinis sa templo na walang kasamang karamihan ni wala ring kaguluhan. Datapat mayroon dong ilang mga Hudyong galing sa Asya na dapat magsiparito sa harapan mo at magsakdal kung may anuman laban sa akin. O kaya'y ang mga tao rin ito ang magsasabi kung anong masamang gawa ang nasumpungan nila nang ako'y makatayo sa harapan ng Sanhedrin. Maliban na sa isang tinig na ito na aking sinisigaw na nakatayo sa gitna nila, tungkol sa pagkabuhay na maguli na mapatay, ako'y pinaghahatulan sa harapan ninyo sa araw na ito. Datapot si Felix na may lalong ganap na pagkatalastas tungkol sa daan ay pinagpaliban sila na sinasabi, paglusong ni Lysias na Pangulong Kapitan ay pinasisiyang ko ang iyong usap at inuutos niya na sa sentoryon na siya tanuran at siya pagbigyang loob at huwag ipagbawal sa kanino mang mga kaibigan niya na siya paglingkuran." Nababago na ni Pablo yung mga tao dahil sa pagdidepensa niya, pagtatanggol sarili at pinatawad siya ni Kristo. Kaya nabagbag na loob dahil sa kapangyarihan ni Kristo, binabago niya yung pasya ng mga tao. Itulay mo. "Datapot ng makaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudya. At pinatawag si Pablo at siya pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At samantalang siya ay nagsasaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghukom. Sa darating ay nangilabot si Felix at sumagot, 'Ngayon humayo ka
at pagkaroon ko ng kaukulang panahon ay patatawag kita. Ibig sabihin, nababago na ang pasya yung mga hukom dahil sa pag-ibanghilyo ni Kristo ay Pablo tungkol sa Biblia at naniniwala na sila ng konti. Kito naman. Kanyang inaasahan din naman na siya bibigyan ni Pablo ng salapi kaya naman lalong madalas na pinatawag siya at kanya'y nakikipag-usap. Datapwat ng maganap ang dalawang taon, si Felix ay hinalinghina ni Porcio Festo at sa pagkakaibig ni Felix na siya ay kalugda ng mga Hudyo ay pinabayaan sa mata ni Kala si Pablo. Ibig sabihin, kinalagan na dahil nakarap na ni Pablo si Haring Festo. Ito lima. Kapitulo 25 na. Nang makapasok na nga si Festo sa lalawigan pagkaraan ng tatlong araw ay umar sa Jerusalem mula sa Caesarea. At ang mga pangulong saserdote at mga maginoo sa mga Hudyo ay nagbigay alam sa kanya laban kay Pablo at siya kanilang pinamanikan na humihingi ng lingap laban sa kanya na siya patin sa Jerusalem na binabakayan upang siya mapatay sa daan. Gayun may sumagot si Festo na si Pablo ay tinatanuran sa Caesarea at siya ay paruroon sa lalong madaling panahon. Kaya nga sinabi niya ang mga may kapangyarihan sa inyo ay magsisamang lumusong sa akin at kung may anumang pagkakasala ang taong ito ay isinakdal siya nila. At nang siya makatira na sa kanila na higit sa 8 o 10 araw ay lumusong siya sa Caesarea. At nang kinabukas ay lumuluklok siya sa hukuman at inirap sa kanya si Pablo. At nang siya dumating ay niligid siya ng mga Hudyo na nagsilusong na galing sa Jerusalem na may dalang marami at mabibigat na sakdal laban sa kanya na tawang hindi nila mapatunayan. Samantalang sinasabi ni Pablo sa kanyang pagsasanggalang laban man sa kautusan pagdedepensa sa kanya sarili ng mga Hudyo ni laban sa templo ni laban kay Cesar ay hindi ako nagkasala ng anuman. Datapwat si Festo sa pagkaibig na siya'y kalugda ng mga Hudyo ay sumagot kay Pablo at nagsabi, ibig mo bagang umahal sa Jerusalem at doon kahatulan ng mga bagay na ito sa harapang ito, sa harapan ko? Datapwat sinabi ni Pablo, nakatayo ako sa harapan ng hukuman ni Cesar na doon ako dapat hatulan. Wala akong ginawang anumang kasamaan sa mga Hudyo, gaya rin naman ang pagtatalastas mong mabuti. Kung ako ay isang makasalanan at nakagawa ng anumang bagay na marapat sa kamatayan, ay hindi ako tumatangging mamatay. Datapwat, kung walang katotohanan ng mga bagay na ipinagsasakdal ng mga tao laban sa akin, ay hindi ako maibibigay nino man sa kanila. Maghahabol ako kay Cesar. Alright, so maraming dinaanan si Pablo na hukuman, makita mga kapitan, mga sundalo, ay inuusig siya. Pero ganun man, unti-unti siyang maliligtas. Sige talawa. At nang sila magsitira rong makarang araw ay sinisay ni Festo sa hari ang usapin ni Pablo na sinasabi, may isang taong bilanggo na iniwan ni Felix tungkol sa kanya nang ako'y nasa Jerusalem. Ang mga pangulo, saserdote, ang mga matatanda sa mga Hudyo ay nabigay alam sa akin na hinihing ako'y humato laban sa kanya. Sa kanila aking sinagot na hindi kakaugalian mga taga-Roma na ibigay ang sinumang tao hanggang hindi naharap ang sinasakdal sa mga nagsispagsakdal. At siya ay magkaroon ng pagkakataong makagawa ng kanyang pagsasanggalang tungkol sa sakdal laban sa kanya. Nang sila ngay nagkakatipon dito ay hindi ako nagpaliban, kundi nang sumunod na araw ay lumuklok ako sa kuman at ipinaharap ko ang mga tao tungkol sa kanya nang magsitindig ang mga nagsisipagsakdal ay walang anumang sakdal na masamang bagay na maiharap nila. Sila na gaya ng aking sinasapantaha. Walang ebidensya sila. Pero balitado si Pablo ay masamang tao pero walang ebidensya. Kundi may ilang mga suliranin laban sa kanya tungkol sa kanilang sariling relihiyon at isang Jesus na namatay na pinatutunay ni Pablo na ito'y buhay. At ako'y palibasa'y naguguluhan tungkol sa kung paanong
kayang mapagsisiyasat ang mga bagay nito ay tinanong ko ang ibig niyang pumaroon sa Jerusalem. At doon siya hatulan tungkol sa mga bagay nito. Datapot na makapaghabol na si Pablo ay siya ingatan upang hatulan ng emperador. Ay pinagutos kong ingatan siya hanggang sa siya ay maipadala ko kay Cesar. At sinabi ni Agripa kay Pesto, ibig ko rin namang mapakinggan ng tao bukas. Sinasabi niya, siya ay mapapakinggan mo. Kaya't nang kinabukasan nang dumating si Agripa at si Bernice na may malaking karilagan. At nang makapasok na sila sa hukuman na kasama ang mga pangulong kapitan at mga maginoo sa bayan, sa utos ni Pesto ay pinapasok si Pablo. At sinabi ni Pesto, Haring Agripa, sa lahat ng mga lalaki na nariritong kasama namin, nakikita ninyo ang taong ito na tungkol sa kanya'y nagsasakdal sa akin sa Jerusalem. At dito rin naman, ang buong karamihan sa mga Hudyo na nagsisigawang hindi marapat na siya mabuhay pa. Datapat aking nasumpungang siya'y walang anumang ginagawang marapat sa kamatayan. At sapagkat siya rin ay naghabol sa emperador, ay pinasiya kong siya'y ipadala. Tungkol sa kanya, wala akong alam na tiyak na bagay na may susulat sa aking Panginoon. Kaya dinala ko siya sa harapan ninyo at lalong-lalo na sa harapan mo, Haring Agripa, upang pagkatapos ng pagsisiyasat ay magkaroon ng sulat. Sukat na may sulat, sapagkat inaakala kong di katuwiran. Nasa pagpapadala ng isang bilanggo ay hindi magpapaywating naman ng mga sakdal laban sa kanya. Alright. So, ngayon, nalaman ninyo kung gaano katindi ang kaso laban kay Pablo. Bagamat pinatawan na ni Jesus, ay dumaan pa rin sa critical na kalagayan. Pero hanggang sa ihatid siya sa isang hukuman na malayo at gumamit sila ng barko, at doon, naligtas si Pablo. Okay. Sintuloy mo. At sinabi ni Agripa kay Pablo, ipinahintulot sa iyong magsaysay ka sa ganang iyo nang magkagayunan ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagsasanggalang. Ikinaliligay akong lubha, Haring Agripa, na sa harapan mo'y gawin ko ang aking pagsasanggalang sa araw na ito tungkol sa lahat ng mga bagay na isinasakdal ng mga Hudyo laban sa akin, lalong-lalo na sa pagkagat, sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian ng mga suliranin na mayroon ng mga Hudyo. Kaya nga pinamamani ko sa inyo na pagdalitan mong dinggin ako ang aking niyang pamuhay mula sa aking pagkabata. At nang unay inugali ko sa gitna ng aking bansa at sa Jerusalem, ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo na napagtatalastas nila mula pa ng una kung ibig nilang magsisaksi na alinsunod sa lalong mahigit na sekta na aming relihiyon na nabuhay akong isang Fariseo. At ngayon nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Dahil sa pangakong ito ay ang aming 12 angkan ay buong pusong nagsisipaglingkod sa Diyos gawit araw na inaasang kakamtin, at tungkol sa pag-asang ito, ako'y sinasakdal ng mga Hudyo o hari. Bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapapaniwalaan kung binubuhay ng Diyos sa mga patay? Tunay na ako may nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan right ni Jesus taga Nazaret. Diyan sa parte niyan, sinaysay ni Pablo na marami na siyang kamag-anak na nanampalataya sa Espiritu. Kaya, unti-unting napapawi yung galit ng mga tao. Ituloy mo. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem at kinulong ko sa mga bilangguan ang marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapamalan sa mga pangulong saserdote at nang sila'y pinapapatay at binibigay ko ang aking pagsasang-ayon laban sa kanila, at madalas na pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga ay pinipilit ko silang magsipamusong. Ah, pinatutuhan niya ginagawa nila ngayon. Totoong pagkakagalit ko sa kanila ay sila'y pinag-uusig ko
hanggang sa mga bayan ng ibang lupain. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco na taglayang kapamalan at bilin na mapangulo sa serdote. Ibig sabihin, hindi lang siya ang involved sa kaso, pati lahat ng sacerdote. Kaya dadami ang kaso, may involved ang mga nagbigay sa kanya ng permit na pumatay. Ito naman. Nakatangalian o hari ay nakita ko sa daan ng isang ilaw na mula sa langit, na lalong maningning kaysa araw at lumiwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipaglakbay na kasama ko at nang nangapasubasob sa lupa. Kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, 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 bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? Panginoon, at sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Datapot, magbangon ka at ikaw'y tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ko sa iyo upang i-help kitang ministro. Oh, see? Doon siya naging isang ministro dahil doon nakita niya si Jesus, doon siya tinatakan. Dahil ang kaluluwa niya ay banal, na walang nakakalam, bagamat siya ay mapangusig at mapaghimagsig na tao, pero nalulunglang siya sa ugaling mga tao. Ngayon, pero yung kaluluwa niya ay banal talaga, sisidlan, hirang siya eh. Kaya doon siya inordinan na siya ay maging ministro ni Kristo. Sintuloy mo. Yan ang pinawalang niya kay Haring Agrippa. At saksi din naman ang mga bagay na nakita mo sa akin at ang mga bagay na napagpapaktaan ko sa iyo na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mamata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. O yan ang assignment ni Pablo, idilat ng mata ng mga tao, kamukha yung ginagawa namin. Na ididilat namin ang iyong mata sa katotohanan. Tuloy mo. Upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at na mamana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dahil nga dito, o Haring Agrippa, hindi ako nagsuway sa pangitain ng kalangitan. Kundi nangaral akong una-una sa mga taga Damasco at sa taga Jerusalem din naman. At sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga hintil na sila'y magsisi at magbalik loob sa Diyos na magsigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsisikapang ako'y patayin. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos ay nanatili ako hanggang sa araw na ito. Okay, ibig sabihin, sinaysa ni Pablo na siya'y pinapatubayan na ni Kristo. Na nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki na wala akong sinasabing anuman kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari kung paano na nga Kristo ay kailangang maghirap at kung paano siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay ay magtatanyag ng ilaw sa bayan at gayon din sa mga hintil. At ang magawa na niyang gayon, ang kanyang pagsanggalang ay sinabi ni Pesto na malakas, na tinig ni Pablo, na tinig, Pablo, ikaw ay ulol. Ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulol. Datapwat sinabi ni Pablo, hindi ako ulol, kagalang-galang na Pesto, kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay nito na sa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya. Sapagkat naniniwala ko na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay nito sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok, Haring Agrippa. Naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka at sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa kakaunting paghihikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Okay. Kaya yung mga pagsaysaysay ni Pablo, unti-unti ngayon na nakukumbinsi niya si Haring Agrippa na maging tunay na Kristiyano. Sige, tuloy mo.
At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin. Ngayon ay pawang maging katulad ko rin naman. Tangi lamang sa mata ni kalang ito at nagtindig ang hari at ang gobernador at si Bernice at mga nagsiupong kasama nila at nang sila ay makahiwalay ay nangagsalitan sila sa isa't isa na nagsipagsabi, ang taong ito ay walang anumang ginawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala na sinabi ni Agrippa kay Festo, mapapalayasan ang taong ito kung hindi nagabol kay Cesar. Okay. Ibig sabihin, pupunta pa kay Cesar dahil nagkwampa eh. Ibig sabihin, naghahanap siya ng pwedeng makapagpalaya sa kanya. Kaya huling kukuman na harapin niya kay Cesar. Pero malaman niyo kung paano nangyari. Dahil yung barko, sinasakyan nila, lumubog. At talagang naligtas si Pablo Ron. Nakalimutan ko na yung lugar na yun eh. Doon sa nilumbugan ng barko na sinakyan nila papunta kay Cesar. At doon sila napadpad at doon sa kinagandang ahas. Ano tawag yung lugar na yun? Nalabasa eh. Yun ay... Sandali lang, kung ma-recall ko ay yung lugar na yun, kung saan sila nag-impok ng gatong at pinaliyab nila dahil malamig ang panahon at yung ahas ay kumagat kay Pablo at nagulit sila bakit hindi namatay si Pablo at kinagat ng ahas. Alam niyo ahas na yon, yung tinatawag na yung ahas na may buntot na kumikililing na ganyan, rattle snake pala. Okay, sitala mo. At nang kami mga katakas at mga magkagay, napagtalastas namin ang puloy tinatawag na Melita. Ayun, sa Melita pala yun. Sige, tuloy mo. At pinagpakita kami ng hindi karaniwang kagandang loob ng mga barbaro. Sapagkat sila'y nagsiga at tinanggap kaming lahat dahil sa ulan ngayon at dahil sa ginaw. Ito lawa. Datapot, pagkapagtipon ni Pablo ng isang bikis na kahoy ay may lagay sa apoy ay lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. At nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay ay napagsabi ang isa sa iba, walang salang mamamatay ang taong ito na bagamat siya nakatakas sa dagat, gayon may hindi siya pinabayaang mabuhay ng katarungan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kinagat siya ng ahas, hinihintay lang nila mamatay pero hindi namatay. Talawa. Gayon may pinagpag niya ang hayop sa apoy at siya ay hindi nasaktan. Ngunit kanilang hinihintay na siya mamaga at biglang mabuwal, napatay, datapot ng maluwat na silang makapaghintay at makitang walang nangyari sa kanyang anuman, ay nagpabago sila na akala at nagsabing siya ay isang Diyos. Okay na, munti-munti kayo luminaw na ginagabayan siya ni Kristo. Dahil sa mga pag-iwating niya ng mga Biblia tungkol sa pagkabuhay na maguli, ay talaga mahiwaga tinutuklas sa panahon na yon yung pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yun tinatawag na reincarnation, dahil walang maniwala na may reincarnation, pero siya nagmulat dyan sa reincarnation at unti-unti silang nagbago. Tuloy mo. At sa mga kalapit na daw ng dakong yaoy may mga lupay ng Pangulo ng Pulong Yaon na nagngangalang Publio na tumanggap sa amin at nagkupkup sa aming tatlong araw na may kagandang loob. At nangyari, nararatay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat at iti. At pinasok siya ni Pablo at nanalangin at nang may patong sa kanya ang kanyang mga kamay ay siya pinagaling. Kasi nakakita na sila ng tanda na si Pablo pala ay tunay na nalaganda ng Diyos. At nang magawa na ito ay nagsiparo naman ang mga ibang may sakit sa pulo at pawang pinagaling.
Kami na may kanilang pinarangalan ng maraming pagpaparangal at na magsilayag kami kanilang inilulan sa daong ang mga bagay na kinakailangan namin. At nang makaraan ng ikatlong buwan ay nagsilayag kami sa isang daong Alejandria na tumigil ng tagginaw sa pulo ng sagisag ay magkapatid na kambal. At nang dumang kami sa Siracusa ay nagsitigil kami ng 3 araw. At mula dooy nagsiligid kami at nagsirating sa Regio. At pagkaraan ng 1 araw ay umiipang timugan at nang 2 araw ay nagsirating kami sa Putyuli. So, ibig sabihin, malayo, nilakbay nila at marami silang lugar na tinigilan. At doon, nagpapagaling si Pablo ng mga may sakit. Mahaba pa. Mahaba pa po. Talaga, kung mabasa nyo ang istorya ni Pablo sa pagbabago, makikita nyo dyan. Ha? Yung tunay na pagbabago ng isang taong masama ay biglang naging banal at pinagkamalan na siya isang Diyos. So, yan ang mga mangyayari kung tayo lahat ay magbago sa ating kapanahunan, gaya ni Pablo, anuman panganib na dadaanan natin, maliligtas tayo. Kaya yan ang sinesend ni Pablo sa kanyang banal na kasulatan na sinulat ni Dr. Lucas, yung istorya ni Pablo, ang gando sa Apokalipsis, sulat ni Dr. Lucas, dahil siya ngayon ang tinatawag na reporter o ano yun? Editorial, ayan ba? Journalist. Kaya yung Biblia na sinulat ni Pablo, si Dr. Lucas lang na sumulat yan hanggang sa Apokalipsis. Bilang patotoo na si Pablo ay makasalanan at nabago at ang kanyang pagbabago, siya ang daan ng kanyang kaligtasan. Anumang panganib ng kanyang pinaroonan ay niligtas siya ng Diyos. So, ganun din tayo. Bagamat tayo makasalanan at magbago, anumang panganib na susubungin natin, ililigtas tayo ni Kristo. Isa po itong aral sa lahat po ng mga Romano Katoliko dahil si San Pablo, isang Romano Katoliko na nagbago. Nagbago. Abogado ka mo. Nagbago po. Mayaman pa at nagbago. So, itong pagbabago na tinutukoy namin, ay yan ang hinihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo ay maraming kasalanan, kung tayo gagabayan ng Diyos, tayo ay maliligtas at walang panganib na darating sa atin. Sana mangyayari sa lahat. Kaya sa mga istoryang ito na pinabasa ko sa inyo, dahil ninyo binabasa, kaya pinabasa ko sa harap-harapan ninyo para malaman nyo na ang isang tao makasalanan na magbago, patatawarin ng Diyos. Okay? So, marami pa akong sasabihin. Pero hanggang dito lang. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay maging aral po ito sa lahat po ng mga Romano Katoliko. Magbago na rin po kayo. Isang kisap na po na pagbabago, kagaya ng ginawa ni Apostol San Pablo. Talaga, so, sinabi niya na siya ay Romano. Ha? Ngayon, kahit kayo lahat ng mga Romano, isang magandang halimbawa para sa inyo si Pablo, na kung kayo magbago, kayo'y magiging alagad din ng Diyos. Alam okay naman ng mga pari yan, eh. Bakit tayo i-aral sa mga tao? Eh, mawalan nga sila ng pera o negosyo. Oh, na ginawala ang pangalang Kristo na pinagnegosyo. Pero si Pablo, hindi na. Tandaan nyo, ah. Ayun po, napakaliwanag. Ginugol niya lahat ng kayamanan niya sa paglilingkod sa Diyos. At nung maubusan siya ng pera, okay, humingi siya sa mga mayaman para may pagpatuloy niya ang kanyang misyon. Tandaan nyo yan. Kung basahin nyo lahat ng kasulatan na yan, maliliwanagan kayo. Tandaan nyo. Kung itutulong lahat ng mga Vatican yung perla sa mga tao, wala sigurong mahirap dahil sa sobrang yaman ng Vatican. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Sana po yung magkaroon ng pagbabago yung mga Romano Katoliko. Maraming salamat po sa inyo lahat.